Kumusta mga Cubs? Sa game na ito, literal ngang binuhat ni Scotty ang kanyang kakampi na si Nards Pinto dahil sa injury. Kumustahin nga natin ang kanyang kalagayan. Career high game naman ito para kay Jamie Malonzo at Arvin Tolentino. Nagpakilala ulit sa mga kabarangay. Tara, pag-usapan nga natin yan mga Cubs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Shoutout nga pala muna kina Eliza Ruth Rosario at kay JJ Cebu. Maraming salamat mga Cubs sa inyong suporta. A must win game nga ito sa Ginebra for a chance to be the top 2 sa standings ngunit di naman nagpahuli at lumaban nga ang Northport sa larong ito. Ngunit may sariling tapos na dali pa ng injury si Nards Pinto nang mag-drive siya sa basket at na-roll niya nga ang kanyang ankle. Trinay niya nga ayon nga sa balita, Pinto is headed to St. Luke's BGC to undergo x-ray. Nagtapos ang first quarter sa score na 34-27. Pagpasok ng sa ball possession na ito ng Northport ng back to the ball game, third quarter, uminit na din. Nagtapos ang laro sa score na 105-122, panalo ang Ginebra. Sa unang tingin, parang hindi nahirapan ang mga kabarangay, ngunit the entire game until mid-fourth quarter, halos di nga makawala ang Ginebra sa Northport. Kung titignan nga natin ang last 3 games ng Ginebra, ay parang ganito nga ang situation nila palagi. Nanalo sila sa TNT, ngunit muntik pa silang madali doon kahit walang import ang kupunan ni Chot Reyes. Tapos na upset pa ng NLEC sa overtime game nila sa nakaraang laro. And then dito nga sa game na ito na halos hirap nga ang James na makaalago sa tatlong quarter. Buti na lang at gumana ang shooting ni Malonzo at ni Gray. Best player of the game si Jamie Malonzo na nagtala ng kanyang career high 26 points, 3 rebounds and 5 blocks. Tumuling din si Jeremiah Gray off the bench at nag-ambag ng 12 points on 3 out of 6 3-point shooting. Laking tulong naman ni Sistan sa kanyang double-double na 20 points, 13 rebounds and 7 assists. Si JB na highest pointer sa Ginebra ay nagtala ng 31 points, 13 rebounds and 9 assists. Habang all-around game pa din si Scotty na nag-ambag din ng 8 points, 8 rebounds and 9 assists. Parang nagpakilala nga ulit sa mga kabarangay si Arvin Tolentino na ex-Ginebra player dahil siya nga ang highest pointer ng Northport sa game na ito. Nagtala siya ng 24 points, 6 out of 9 3-pointers at merong 6 na rebound. Judging on this performance alone, mukhang fair naman ang naging trade ng Ginebra sa Northport kapalit nga si Malonzo. Next game nila ay versus Converge at last game na nga nila ito bago mag-playoffs. Again, that game is a must-win game. Ngunit hindi pa rin nila hawak ang kapalaran nila to get the twice to beat advantage. Nakasalalay nga sa Magnolia versus Rain or Shine. Pag natalo nga ang Magnolia, top 2 ang Ginebra at kuha nila ang twice to beat advantage. Ngunit pag nanalo ang Magnolia, bye-bye twice to beat advantage na nga. Paano? Hanggang dito na lang muna mga Cubs. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay.